today, ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo magluto ng hipon na may oyster sauce. Ito po ay napakasarap at napakadali at simpleng lutuin. Ito lamang po ang mga kailangan natin. So, meron po ako ditong 10 perasong hipon. Ito po ay medyo, ito po ay malalaki. Large size po yan. Malinis na at natanggal na rin po yung veins sa likod. And kakailanganin po natin ng spring onion or sibuyas Tagalog, yellow onion, slices of ginger. Gagamit po ako ng konting white pepper, syempre po cooking oil for frying, and our oyster sauce. Okay, let's start to cook. Guys, first, we have to heat up our pan. I'm going to show you the simplest way of cooking of it. Add in oil. Ilagay po natin yung slices of ginger. Then, we add in yellow onion. Hanggang bumango lang po siya, igigisa lang natin. Alisin po muna natin itong ating ginger at saka sibuyas. Yan. Saka natin, para po yun ay hindi masunog. Dahil ipiprito po natin dito yung ating hipon. Yan. Lutuin po natin siya hanggang mag-turn pink, hanggang maging pink po ang kulay ng ating hipon. Balik ka rin lang po natin para maluto both sides. Okay na po ito guys, medyo bumuka na po yung likod ng ating hipon. So, hindi po natin siya muna ipu-fully cook dahil ilalagay po natin yung ating oyster sauce at yung ating gulay. So, hindi po natin kailangan overcook itong ating shrimps para po hindi tumigas yung laman nito. So, ibabalik po natin yung ating onion at saka garlic at saka ginger. And then, saka po natin lalagyan ng oyster sauce. Tansyahin na lang po natin. Ito pong dami na to, ay lalagyan po siya ng about 2 tablespoon oyster sauce. Lalagyan ko rin po siya ng konting white pepper. Optional po yun kung ayaw nyo, okay lang. Yan. Parang kulang pa yung oyster ko. Magdadagdag pa ako ng isang kutsara. Maglalagay po ako ng konting tubig para yung oyster sauce ay pumasok sa loob ng ating shrimps, hindi lang doon sa shell. Konti lang. Then, pakukuluin natin siya ng konti. Yan. Okay na po ito. Meron pa siyang konting gravy. Ngayon, ilalagay po natin yung spring onion or dahon ng sibuyas Tagalog. Lulutuin pa po natin siya ng mga ilang segundo para lang po lumabas yung flavor ng spring onion. Guys, pag gusto nyo pong medyo mas maraming gravy, you can add in a little bit more water. And just thicken it with a little bit of cornstarch. But for me, hindi ko na po, ayoko po kasi ng masyadong mag-gravy sa aking oyster sauce shrimps. Okay na po ito. Let me have a try of it. Tamang-tamang po yung alat at saka tamis ng ating shrimp, ng sauce ng ating hipon. Yan, isasalin ko na po siya sa ating serving plate. Ayan, ready na po ang ating shrimps with
oyster sauce. Wow! Ito pong reciping ito ay isa sa pinakamasarap, pero napakasimple at madaling lutuin. Hope you like this video and please don't forget to like and subscribe into my channel. Thank you so much guys. God bless everyone.